Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayong araw ay ibabahagi ko ang aking paglilettering. Gumagawa ko ng to-do lists ko for this month at napag-isipan kong i-video ito at maibahagi kung paano ko ito gawin. Ito ay napakasimple lamang kaya madaling gawin. So, ginamit ko ay simpleng letters lang at merong spaces. Ayan, makikita natin hindi pantay. Kaya sa kabila ay lalagyan natin ng check para magmumukhang pantay siya. Magsisilbing design na din. Okay, so napag-isipan kong gagawin na lang natin itong bold letters. Kakapalan natin yung letters and kakapalan natin na to the point na sa side lang at hindi na sa top and bottom kundi sa sides lang. So sa letter T na ito, isang side lang siya, so makapal yung side na to. Dito sa O naman na ito, dalawa yung side, at dun sa top and bottom hindi ko na siya kinapalan. Ayan, ganyan yung rule na ginagamit ko pag ako ay nagle-lettering sa aking mga devotions. Simple lang siya pero nakaka-catch ng attention, lalo na sa mga titles ng devotion ko. Ayan, so sa paggawa ko nito ay sinunod ko yung rules na sa sides lang at hindi na sa top and bottom. At dito naman sa check, depende sa'yo kung paano yung gusto mong design ng check. Pwede kang gumaya dun sa Google or pwede sa Messenger sa mga emoticons. So yan. Yan yung nagawa nating pagbubold ng letters. So dadako tayo sa paglalagay ng design. Hiniram ko yung white pen ng aking kapatid at itry natin kung maayos pa. So, dito naman ay lalagyan natin sa bandang left ng mga binold natin. Ginawa natin makapal sa left. Ayan. So, medyo nag-fade siya at hindi siya masyadong makita. Kaya, ito ang isa kong ginagamit kapag wala akong white pen. Kasi hiniram ko lang din yun. Kaya ito yung ginagamit ko. Ayan, lalagyan ko lang siya ng line sa mga gilid sa left. Ayan, mumumukha siyang 3D. Ganon. Ayan. So, what do you prefer? Yung sa taas o sa baba? It depends upon you kung may white kang pen. Okay lang. Diba? Pwede mong gawin ito sa devotion notebooks mo, any titles, magle-lettering ka, pwede. So ito ay napakasimple lang, kaya pwede mong itry. Ayun lang, God bless, and do it for the glory of the Lord.